Good morning, guys! Good morning! Good morning! Happy Wednesday! Umugan man o umaraw, kahit ang dulo ay di matanaw. Ano mang hirap ng buhay, narapay, tagumpay. Tuloy lang ang sipag, sa dulo'y kikisa. Kahit humalon ay sumigaw, hawak-hawak tayo'y sumaya. It's showtime! Ay, pagpiyok sa umpisa, you know, lagi na lang, you know. May pa-plem. Alip nga tayo ng partner next time. Oh, sige. Next time. Good morning, guys, sa inyong tatlo. Good morning sa ating mga Showtime Online staff at good morning sa ating mga Showtime Onliners around the world. At welcome sa pinamasayang online show sa Pilipinas. Ito ang Showtime Online! Uy, tingnan mo naman si Madam Antinor. Naninibago ako sa makeup. Ha? Parang after atin ka ba ng kasal, An? Oo, on the way na. Pagtapos dito, diretso ko doon. Oo, may pa-volume talaga, may yes. May pa-blower, may time. May teeth. Malagang tinis mabuti yan. Ay, hindi. Nag-ano lang, rollers lang naman. Rollers. Alam hindi ko talaga yung mga usaping ganyan, you know? Siyempre, ano ka ba? Feeling ko gumagamit siya talaga ng mga gantong bagay, eh. Sa sarili. Pa-volume. Pero ito ang mga Showtime Onliners, tuloy-tuloy lang po pag-tweet, pag-comment, pag-react, syempre gamit ang ating official hashtag for today, hashtag Showtime Novemberific. Novemberific. Yes, and don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa Novemberific na kaganapan today. Yes, grabe naman yun. At syempre, i-share din ang link sa YouTube at Facebook. At mag-send din kayo ng stars on Facebook and super chats on YouTube. At syempre ngayong Wednesday, terrific talaga at dapat yung abangan sa Showtime Live ang Name It to Win It, kung sino ba ang mananalo, kung Team Vong ba or Team Vice. Nako, ito rin ha, kabang-kabang rin ang mga pangmalakasang bosesan sa tawag ng tanghalan. Nako, kabang-abang din ang mass testing kasi ang ating mga persons under testing ngayon ay sina Inka Magnaye and Chad Guinness at ang ating namang tumpak tracer ay si Ella Cruz. Nako, masaya to. Wow! That's right. At syempre, dito rin sa Showtime Online U, marami din kayong dapat abangan ng mga segments tulad na lang ng Game Na Ba You, Quarantine Sing-along, Facebookingan at Meme Maipos lang. Nako, ayan na naman tayo, no? Kaya umula umpisa hanggang matapos, tutok lang kayo, Showtime Onliners dito sa amin. Pero ito, umpisa na natin ang ating Wednesday morning with kantahan kasama ang ating first guest na ang Down by 18. Play BTR. Halika na, yumakap
Mas ang paligid ko na dati napatay, madilim, di ko alam, ngayon nandito ka. Walang alilangan, wala nang kailangan. Good morning! Paunang yung mga camera. Good morning. Ayan, kompleto na ba sila? 1, 2, 3, 4, 5. Ay, lima pala sila. Hi guys, kala ko 18 kayo eh. Hello. Grabe sa 18. Lima lang. Alam mo yung laptop gagamitin ko noon pagka ganon. Oh, orchestra. May orchestra kami kasama. Guys, pakilala naman. Abati muna kayo sa ating Showtime Onliners at pakilala na rin kayo bawat isa at kung ano yung ginagampanan nyo sa inyong band. Kisa natin kayo. Hello. Hello, Showtime Onliners. Go. I'm Walter. Ako yung lead vocalist ng Down by 18. Ayan, hello Showtime Onliners. I'm Gerald. Ako naman po yung lead guitarist ng Down by 18. Hi guys, ako naman po si Mikey, ang bassist ng Down by 18. Ako hi naman guys. Po si Kenny. Ay, okay. Hi guys, ako si Alvin. Zams. Ako naman po si Kenneth, ang keyboardist. Ayan, kompleto na. Yes. Nagkakasabay eh, ano? Pero excited lang. Yes. Pero eto guys, nakukumustahan muna tayo. Ano ba mga pinagkakaabalahan nyo ngayong quarantine? Sige, let's start with Vin. Hello po. Hello. Mic test 1, 2. Okay. Ayun po, as of now, nag-work po ako, office po. And nagsa-self-study po sa pag-drums po. Okay, that's good. How about si John Gerald? Ako naman po, ayun, wino-workout ko na lang po yung mga song namin na nilalapat ng banda. Ayun po, tas more on Netflix lang.
Wow. Ay, naku, mukhang puyat to lagi. Series pala pinapanood siguro. Series. Puyatan ito. Puyatan. Diba? Si Walter naman. Same po. Nagsusulat ng song. Mga songs. And binibigay sa band. Kasi hindi nga pwede kaming magkakasama ngayon. Pinapasa lang kay Mikey para mag-edit. And tama, Netflix and Call of Duty. Ah, oh, si Udi. Gamer. Sige. Si Mikey naman. Ayun, bali ako po yung nag-edit ng mga songs po namin ngayon. Tapos, ay, may kapitero ba dyan? Mikey, bukas ba yung book po? Bukas ba yung beer house sa inyo? Katabi ba kayong beer house? Nagkataon na may inaayos din po dito sa bahay. Ah, walang ibang lugar. Pag meriendahin mo muna, pag meriendahin. Oh, hirap. Kailang hirap pag online na po ngayon. Oo, oh, tama 'di? Ano lang 'yan, soft drinks saka Spanish bread titigil. Oo, naman. Titigil diba? Maniwala ka sa akin. Oh, oh, yes. Ayun, yun po yung ginagawa ko ngayon, ako pinag-edit ng mga songs. Tapos 'yun, same lang din kay Walter, naglalaro-laro ng online game. Hoy, hindi na nawawala kasi yung online games din talaga, eh, no? Pampalipas oras. Libangan talaga ngayon. True! Ayan, yes, yes. Si ano naman, si Kenneth. Ako naman po, music student po kasi ako, kaya graduating na rin po. And pa-practice din po ako ng craft ko. Tsaka minsan gaming din, nagbabalaran po ako pag naaaya ako ng mga kaibigan. Pero hindi ako yung everyday player. Ah, parang pinaringgan mo yung mga kasamahan mo na everyday lang. Kinabi ni Kenneth na focus sa craft niya. And then pinag-aaway mo naman. Pinag-aaway mo naman. Parang kasing ganun ang dating eh. Pero about aside from that, ano ba yung mga bago nyong discover sa sarili niyo during this lockdown? Pisa naman tayo kay John Gerald. Ayan, think outside the box. Kasi yun po yung sinasabi ng mga yung mga sumusuporta sa amin. Sabi, hindi pwedeng mag-stick kayo dito. Eh, since na quarantine, so meron po kaming more time to explore our music. Which is yung mga hindi pa namin natatry na genres, ngayon po namin dinidiscover na, what if try natin yung something new, bro? Ayun po, tinatry po namin yung mga... Bro. Yeah. Bro. Push up, bro. Push up, bro. Okay. Tama sila sa bro. Okay, so si Walter naman. Ayun, marunong pala ako magluto. Ngayon ko lang na-realize tapos. Ano niluluto mo? What's your specialty? Pansit canton. Uy, sarap ah. Nagluluto ka ng ano, Walter? Grabe, ang sarap. Grabe. Nung nagluto ka ba ng pansit canton, sinerge mo pa sa YouTube kung paano yung totoo. Korean! Oo, oh, oh, oh. Nung una. How to cook pansit canton. Okay. Kasi ito, ibang pansit canton naman to. Ibang pansit canton. Yung tipong hindi mo na kailangan itapon yung tubig. Papatayuin mo yung tubig. Oo. Tapos lalagyan mo ng konting alamang ng crabs. Yun. Oh, pala, totoong pansit. Masyado nating ginad si Walter. Walter, sorry sa lahat. Walter, sorry sa lahat, ha? Sorry sa lahat. Hindi kasi madali lang kasi yung pansit canton na noon, ilalagay lang sa tubig, tapos itlog. Yeah. Yeah, yung instant. Akala namin yun eh. Ah, hindi. Yun din, pero ayos lang. Iniba niya. May twist. Huwag tayo lang. Si Mikey naman, si Mikey. Ayun, bali ngayon, na-enhance ko ngayon na yung pag-edit-edit din ng mga song. Kasi before, nung hindi pa nagka-lockdown din, hindi pa ako masyadong maalam sa mga yun pa nag-record ng sarili sa mga software. Tapos ngayon, syempre, nag-lockdown so kailangan ko siyang i-enhance. So, kasi nga, sila nag-send sa akin ng mga inputs nila. So yun na yung inaaral ko ngayon. Bakit ikaw taga-edit talaga? Parang nasa'yo na to ka yun o dahil ikot lang may alam sa pag-edit? Hindi naman. Kumbaga dahil siguro dahil sa may gamit. Ako din yung may gamit na pang-edit. So, sinasabi mo ba na ikaw yung nakakaangat-angat? Kasi... Oo, parang wala mo. Ayaw nila mag-invest. Sakto lang naman. Medyo, kasi yung mga bad ako, alam mo na. Ayaw mag-invest. Kameta
talaga sila. Grabe si Mikey. Nagpapatamaan sila. Pero Mikey, may ganyan sa grupo eh. Yung magpapanggap na hindi ako marunong mag-edit para hindi mautusan. Oo. Yun ang mag-edit niya. Kasi ayaw, no? Nako. Sa grupo na ako. Nakapagod din kasi. Pagod, nakakapagod din daw. Hindi kasi maraming time kailangan para makapag-mix ng isang song. So ikaw lang may time talaga. Grabe ka. Bilib ako sa'yo, Mikey! Ikaw lang may time. Ikaw lang may time. Ikaw na, para kahit, para kahit anong sabihin namin, balik din sa amin. Oo nga eh. May mga tampuhan na magagawa. Meron. So, mamaya, mamaya mag-open forum tayo pag may oras pa no, habang nandito na rin. Ito na yung last pag kasama namin. Oo. Sa showtime pala mabubuwag, no? Last episode pala to. Dito pala. Okay, kay Kenneth, baka may nasabi din si Kenneth. Okay, ngayon, cooking din ako eh. Kasi ano, yung papa ko po siya. So, bale, na-inspire din ako kasi ngayon wala po siya sa bahay. Nandun po siya sa trabaho. So, bale, ako na yung magluluto. So, parang na-fascinate po ako ngayon sa mga Indian cuisines. Oy! Palakpakan naman natin si Kenneth sa kanya sharing! Siyempre naman! Napakatapang niya na sinare niya yung pagmamahal sa daddy niya, Kenneth! Oo, grabe! Ikaw na! Oh, last retreat? Retreat na pala. Retreat. At ito naman, Down by 18, how are you adjusting to this new normal? Siyempre, as musicians and as individual. So, unahin natin si Mikey. Ayun, sa sobrang hirap kasi siyempre, ano, ako kasi nung time na hindi pa nagda-lockdown, ang focus ko talaga as in music lang eh. Kumbaga, nagigig ako, doon ako kumukuha ng income ko. Sobrang hirap. So, ngayon, parang nag-insan, kailangan ko mag-sideline na nagbenta ako ng food, nagbenta ako ng shoes, na ganyan. Ayun, ganun yung ginagawa ko ngayon. Pero serious part, doon sabi mo nga na nawalan ka ng income. Ikaw ba dumating sa point na nagka-anxiety ka dahil, ano ba to, parang gano'n ba to katagal? Kasi siyempre, pinagkukunan mo ng income, di ba? Di naman. Parang nandun lang ako nag-isip na ano ba ang pwede ko pang gawin. Naghihanap ka pa ng ibang ways, kumbaga. Tama. Mm-hmm. Okay, Walter. Si Walter. Ayun. Parang ganun lang rin eh. Kasi kahit nung walang lockdown, nakatira na bahay lang talaga ako eh. Hindi ako lumalabas. Puro lang ako bahay. Parang wala namang pinagbago. Ngayon, yung pinagbago lang siguro yung Shopee. Yun. Ay, bumakas? Hindi. Ano pala? Kasi online. Dati, kaya mong online, ano? Online na pagbibenta. Kasi dati, pwede mong puntahan, pupunta ka sa mall, di ba? Ngayon, in-order mo na lang, gano'n. Kumari, kahit mag-grocery ka, di may meron na, di ba? Yes. Meron ng, ano, mag-order ka lang online, tapos i-ano na lang sa'yo. Which is, yun, nakakapanibago. Tsaka pagsusulat, di naman nagbago eh. Pagsusulat ng kanta, okay lang naman. Mas focus ka nga, kasi wala masyado ginagawa. And na-miss ko lang mag-gig. Ayun, tumugtog sa harap ng maraming tao. And ayun. Yun lang. Alright. Okay. Si Vin. Miss ko yung mag-gig. Yung tipong uuwi ka ng bahay na pagod ka sa gig. Tapos matutulog ka na lang. Mm-hmm. Yung mga ganong bagay ba na siyempre, source of income din namin yung gigs. Kaya ayun. Yes. Okay. Oh. Kenneth. Ako po, as a music student po kasi, nahirapan po ako mag lalo na online class kasi sanay po kami na nakaka-studio po kami one-on-one with the teacher. Yun, ang hirap kasi may mga latency po yung tunog namin sa ano eh, kaya hindi po kami makapag-lesson ng maayos. Saka isa rin po yung pagpunyari, meron po kaming recording, basta band. Eh ako po yung malayo sa group eh, sa Antipolo po kasi ako nakatira. So, bali, yung pag-commute din po, tsaka yung mag-release ka dahil nga sa pandemic, yung virus, yung sa pag-commute mo araw-araw. Marami pa po akong dala, yung keyboard ko, yun din. Hirap din po ako. Pero, kinakaya naman po. Laking adjustment talaga. Oh. Laking adjustment. Sobrang talagang pag-a-adjust. Nakakatakot na kasi talaga mag-commute ngayon. No? Hindi sumaarte ka eh. Dahil wala nang maarte talaga eh pagkadating sa ganito. Sakit lang talaga. Yes. Dapat John Gerald. Sakit din. Si John Gerald, paano ka nag-adjust?
Ayun, sobrang hirap po. Kasi ngayon, syempre, kailangan mo na mag-face mask, face shield, which is na hindi naman natin usually ginagawa before. Mm-hmm. Paglalabas ka. Yun, nakakamiss talagang mag-gig. Tapos yung... Iba kasi yung productivity ng... Nagpa-practice kami through online. Send kami ng mga voice message yung mga part namin or Gmail namin. Pero ang problem lang is, iba yung productivity pag magkakasama kayo. Mas lumalabas yung... Mas lumalabas yung ideas. Mm-hmm. Naku, nagpa-practice kayo through online. Meron pa bang di umaaten sa inyo? Naku naman, grabe naman. Baka lang naman. Ay, meron ba? Siya gusto mag-share. Kino to? 2 points para kanino? 2 points para kanino? Arvin yan. 2 points para kay Arvin. Ay, naku po. Arvin, makapagpaalam ka na, Arvin. Baka naman pagpapakit yung drummer natin yun. Exposed. Ay, wag drummer pala nila yun, wag mo. Wag yung sabihin yung drummer natin. Sige, sorry na. Si Arvin yung drummer. Sinabi ba? Bakit si Arvin lagi ang mga hindi nakaka-attend kahit sa school? Bakit kaya? Kailangan ko ng abogado ngayon, ah. yun nga, kasi nga po dahil gawa nga ng may work din, office. So, hindi mag-meet yung schedules namin. Kaya ang hirap. Ay, yeah, mag-adjust daw kayo. Mag-adjust kayo. Okay. Sorry, pre. Sorry, pre. Algo kayo, opa. Sorry, pre. Sige, pre. Mag-adjust na kami. Mga pala. Pero ito, tanong ko lang, bakit pala Down by 18 ang pangalan ng banda niyo? Sino pwede sumagot? Ayun, ako pwede ako. Ayun. Kasi 2018 kasi kami nabuo. Tapos, dalawa lang kami ni Gerald noon eh. Duo lang kami, acoustic duo eh. Tapos, 18 years old lang kami at that time. And marami kaming ginagawa noon. Magawa ng song. And umaabot yung mga... Siyempre, dumadating talaga yung mga problems noon. Kaya down na down kami noon. Mga about sa family, about sa friends, sa love life. Ayun, lalo na Gerald. And... Ayun, kaya naisip namin yung name na Down by 18 kasi. Ang cute, no? Parang down tayo. Pre, ano pangalan natin? Down na lang, down tayo eh. Parang gano'n. Ganun. Tapos most of our songs, syempre dahil nga may mga problems kami noon, mga hugot, yun. Matters of the heart. Yun yung mga tinitira namin na mga kantahan. Yun. Oh, I see. May gusto lang akong dagdag. Yung time na din po 'yun, parang yun nga, yung sa sobrang down namin, ginawa namin kanlungan yung music namin. Tapos ginawa namin na kanlungan. Lalim noon. Kanlungan. Parang ayun po yung naging motivation namin para kumuha pa ng mga more hugot songs na makaka-relate yung mga masa. Ayun. But hindi positive yung pangalan para Motivate 18? Ayaw nyo nung gano'n? Motivate? Ba't gano'n? Up by 18! Baka magbalik na po kami this year. Baka this year, okay. Paisip sila bigla, ano? Pero ito guys, paano ba kayo nag-start and gaano na katagal ang banda? Sige, sinong pwedeng sumagot? Taas ang kamay, please. Ayun, yun. Pwede ako. Two years pa lang kami. Oo. Mm-hmm. 2018 kasi. Tapos, pero nung nabuo kami as a band, 2019 na yun. O yun, na-meet namin sila Mikey, si Kenneth, and Arvin. Kasi gusto namin ni Gerald na mas mag-grow yung music namin. Mas maging buo. Parang, kasi akala ko, magiging maangas talaga. Well, maangas man talaga. Maangas man talaga yung kapagbuo yung ano nyo, yung... instruments and masaya kasi nagkaroon ka ng mga new friends and mga kapatid, di ba? Tanong ko lang, di ba sabi mo dalawa lang kayo, bakit po ba mas napili na maging lima kayo? Para ba mas maliit ang ambagan pag umiinom kayo? hindi, ano, kasi para mas ano, para mas mabuo yung music namin, para mas mabuo yung instruments. So, may drums, so, may bass, may piano, mga inputs, may keyboard, mga ideas. Ayun mismo. Pero kayo as a band, sino ba ang inyong musical influences talaga? Sino pwedeng sumagot? Vin, as a band na. Sino yung musical? Kasi kami, iba-iba kami actually. So, minsan nag-stick kami sa Four Spades, yan, sa Lainey, yung mga uso yun ngayon. More on December, mga kumukuha din kami ng ideas. Kumaga parang pag gumawa kami ng song, ano kayang bagay sa song na gagawin natin?
ganun. Lagi kami nag-brainstorm. Mm-hmm. May input kumbaga lahat. Yes. Mm-hmm. At ito, paano nyo naman i-describe yung tugtugan ng Down by 18? Tsaka ano yung bago nyo may offer sa music industry? Sinong pwedeng sumagot? Taas kamay. Si Gerald na kaganon. Ayun, si John. Si Gerald. Order. Sisig siya. Ano, isang bakit? Hindi. Bali, ano po pala? Siguro ma-describe ko yung song namin ngayon na ano talaga eh. Kumbaga, finifix pa namin yung pinaka-final tunog namin. Kasi po, we-workout po kami new song na hindi po talaga namin genres. Parang tinry namin kung kaya namin mag-funky. Tapos ayun na-record po na. May nagawa po kaming funky song. So parang ang bilin po kasi ng manager namin is huwag kaming mag-stick dito lang. Kung kaya namin i-hit yung mga ibang genres na kaya namin, libutin namin. Tapos i-hit lang namin i-hit yung ano. Kanyari kahit hindi na namin i-hit, i-try pa namin. I-force namin na kaya so to, kaya to. So mag-explore, mag-explore. Think outside the box. Yes po. Okay. Oh, pero saan kayo kumukuha ng mga inspirasyon nyo sa mga kantang ginagawa nyo? Diba mga tagasulat yun ang kanta sa inyo? Sa inyo lima? Ako, kami po ng dalawa ng manager ko. Ayun, na nagsusulat din naman po sila and most of our songs na nilalabas as of now is kanta namin, tulat namin. Tulat namin dalawa ng co-manage, ng nagko-co-manage namin. And most of our songs kasi ano eh, para sa ano eh, kunwari may pinagdadaanan yung friend niya and gusto niyang sulatan ng something kasi na-inspire siya sa friend niya eh. Parang hindi lahat ng kanta namin para sa parang yun yung everyday na piniface namin eh. Parang hindi kami yung naka-experience nun eh. Sometimes sa ibang tao, minsan sa amin naman, most of our songs naman experience namin, but yung iba sa ibang tao, experience sa ibang tao, para sa movie. Ayun. Pero yung kanta nyo ba, puro malulungkot ba yung klase ng kantang nasulat nyo? O meron din kayo na upbeat, masaya, positive? Ganun? Ayun po, yung Kulay Bagari, upbeat po yun. Masaya po yun, para naman yun sa mga taong in love. Kasi di ba, pag in love tayo, naiging makulay yung mundo natin, wala masyadong problema, sobrang saya for 2 months. Ay, hindi lahat. Hindi daw lahat. Parang yung meron din. May parang may mga. Iba na lahat. Meron. Ay, ako masaya ako ha. Okay ako. Buo pamilya ko. Dito nga sila eh. Yung iba lang naman. Okay. Minsan lahat. Hindi naman, di ko nila lahat. Siguro yung iba. Yung iba, sobrang saya. Pero, Walter, kanino bang kwento itong ano, Kulay Bahaghari? Kanino ba? Wala, na-inspire lang din kami sa mga friends namin eh. Kasi sobrang in love sila, wala silang pakialam kung ano sa binata, sobrang saya nila. Kasi di ba kapag nagmahal ka, wala naman yun sa ano eh, wala naman yun sa ibang tao. Sana sila lang yung ginawa mo kung niniwala ka sa sana. Di ba? Ano na lang, ay parang doon ka sa partner mo. Maging masaya ka sa kanya, maging kontento ka. Tapos nakikita ko naman, kontento sila and happy sila. Kaya ginawa namin. Yun yung line na kahit paikot-ikot lang ikaw ako sa ating mundong Kulay Bahaghari. I mean, parang sila, ginawang mundo nila yung isa't isa. Ayun. Pero ito, pag-usapan naman, maraming nakaka-relate talaga dyan. Pero ito, pag-usapan naman natin ang inyong latest single na Balik sa Simula. Ano ang kwento naman ito? Kasi kung yung Bahaghari about dun sa dalawang lovers, itong Balik sa Simula, ano naman ito? Ito naman ulit pwede yung dalawang lovers na sinulatan namin. Joke lang. Joke lang. Ang Balik sa Simula naman, na-inspire kami sa, ayun, sa mga taong nasa huli talaga ang pagsisisi. Yung mga nagawa nila, yung mga nagawa nila from the past, parang gusto nilang baguhin para baka sakali lang naman, di ba? Kung binago nila yung mga decisions nila noon, mga ginawa, yung mga mali nilang ano decisions, yes. Di ba? Tapos mga naitama nila, baka sila pa rin hanggang ngayon, or baka naman para naman yung iba, para naman to sa mga taong ano, para naman sa mga taong ayaw na talaga nilang balikan, parang ayaw na nilang sana hindi na lang kita nakilala. Tapos kapag nabit nila ng araw na yun, hindi na nila napapansinin, parang ganon.
Na sana may balik nila para hindi na sila magkaano, hindi na sila magkasama ganun. Sana hindi na lang kita pinansin, ganun. Sana hindi na lang kita kinausap. So kanino kwento 'yan talaga? Wala sa inyo lima 'yan. Hindi kami magagalit, parang, promise. Okay. Alter, parang gigil ka doon. Ah, wala naman. Wala naman sa amin 'yun. Nagpapaliwanag lang, wala. So sobrang detalyado ng kwento mo, parang sa iyo talaga eh. Parang hindi naman sa kanya. Parang kwento niya eh. Hindi, saan niyo ba nakita dalawang lovers na yun? Dalawang lovers. Saan niyo yung dalawang lovers na yun? Para magtahan natin, no? Ano? Di pwede. Hindi, ano? Taga San Mateo. Joke lang, hindi. Nagsasabi lang ako ng random places, ha? Pero hindi ko alam. Okay, at ngayon, pakinggan na natin ang latest single ng Down by 18. This is Balik sa Simula. Taga San Mateo. Pasensya na, sa mahal kita.
Yay! Downline! And guys, saan bang digital platforms namin pwedeng mapakinggan at ma-download ang yung mga kanta? Go ahead. Sino ayun, available na po ang Piring, Kulay Bahaghari, and Balik sa Simula sa Spotify, iTunes, and Deezer, and all digital music stores. Ayun po. Pwede na po siyang mapakinggan doon. And soon, ilalabas na po ang music video ng Balik sa Simula. Ayun, sana abangan nyo. And this November 6 naman, ilalabas na rin yung later, yung pang-apat namin na kanta. Yun po yung wow. Ayoko na para naman mm-hmm. sa mga taong ayaw na talaga. Ayaw para na! Mga taong busog ayaw na. Ayaw na talaga. Mga taong busog na rin. Busog ayaw na. Ayaw na. Okay, nabusog. Ayaw na. And ano naman, ayun, kung may time po kayo, i-check yung Facebook namin. Ayun, please follow, like, and share our page on Facebook. It's Down by 18. Para press lang po yan sa Instagram, Twitter, and YouTube. Ayan. Ayan. May mga dagdag. Gusto pa salamatan? Mga gusto pa salamatan? Ayun, hello Down Lovers. Alam kong nanonood kayo. Ayun. We love you so much. Thank you. Thank you so much. Salamat. Thank you, Down. Thank you. God bless you. And good luck. Thank you very much. Thank you so much po. Thank you. Bye-bye. At ayun na nga, nakasama na natin ang Down by 18 at tuloy-tuloy na natin to. Tawagin na natin ang ating second guest for today. Let us all welcome Iyana De La Torre. Hi. Iyana. Iyana. Hi. Ayan. Pati ka naman sa ating Showtime Onliners. Hi everyone, I am Iyana De La Torre. Kamusta po kayong lahat? Hello po. Ayan. Ang pretty naman ni Iyana. Thank you po. May pa-off shoulder. Shoulder. Pang TikTok daw eh. Ten. O, diba? Nako, Iyana, kwentuhan naman tayo. Ano bang mga pinagkakaabalahan mo? Kamusta ka ngayong quarantine? Simula po nung March, nung nag-lockdown, hindi pa po ako lumalabas ng bahay. And ngayon po, hindi pa po ako lumalabas. Nandito lang po ako sa bahay. Kaya Netflix lang, nood, tapos back to school po ngayon. And exercise. Pero, Aliana, natatandaan mo pa ba ang itsura ng mga puno? Ng mga halaman, gano'n. Eh, baka lang naman. Baka manibago na. Oo, maninibago na yan. Grabe. So, ngayon na nga na nabanggit mo na ikaw ay hindi pa talaga lumalabas ng inyong bahay simula tayo ng nag-lockdown. Meron ka bang bagong discovery naman sa iyong sarili? Ano ito at kung ano yung pwede mong i-share? Ngayon po hindi laging puyat kasi nag-enjoy sa kakapanood ng mga Netflix and puro exercise lang po ako and diet. Yun po. Ay, bongga. Very important this. Ang health. Especially ngayon. True. So, anong mga adjustments naman yung ginawa mo? Paano ka nag-adjust sa new normal, Iyana? Kasi po before, laging may mga events. Tapos ngayon, wala na. And nakaka-miss po yung lumabas with friends. Yung magkakasama kayo. And syempre sa school po, di ba dati, magkakasama din kayo ngayon online na. So, yun po yung mga na-miss ko. So, ngayon nag-online school ka? Ano ka na? College? Or ano? Senior high po. Senior high. Pero ikaw, paano ka nagkaroon ng hilig sa music at ilang taon ka nung nag-umpisa kang kumanta? Simula po 8 years old, dun ko na-discover na marunong pala ako kumanta. Kaya sumasali na po ako na sa mga contest, sa school, and ayun nga po, sumali po ako sa W Copa. Yun po yung pinaliyan. Wow! Nice. Oo, hindi madaling sumali dyan ha, matindi ang mga kalaban natin dyan, di ba? May audition din ba, ganyan, Ana, pag sa W Copa? Paano may audition, I think, alam ko may audition din dyan. So marami rin ang nag-audition dyan, di ba, Iyana? Yes po, madami po. Pero, eto Iyana, sino ba yung mga iniidolo mo pagdating sa music, yung mga musical influences mo, local and international? Sa local po, mga favorite ko, sila Miss Sarah Jeronimo, Miss Casey Tandingan, madami po eh. Halos lahat, parang inspiration ko po sila pagdating sa kanta. Yun naman. How about international? Mga Ariana Grande, yan, favorite ko sila.
Ang mga batang babae talaga, Ariana, eh, no? Oo, tapos mag-iipit ng mataas na mataas. Oo nga. Yung ganyan mo. Pero Ariana talaga. Hindi mo na mahanap yung mga kasamahan. Hindi na makikita yung mata yun. Ayaw. Oo, pero ito, nabanggit mo nga yung WCOPA. Kwentuhan mo naman kami, how was your experience? Kasi nga, last 2013 ito, tama? Ikaw ay nakakuha ng Junior Grand Champion Performer at Champion Vocalist of the World Honors. Ah, yung galing! Wow. Honor student, grabe. Oh. How was the experience? Masaya po kasi hindi ko ine-expect na mananalo. Kasi ang sa akin po nun, gusto ko experience and syempre makapunta sa ibang bansa. Yun po yung talagang iniisip ko nun. Kaya nung nanalo po ako, masaya kasi maraming opportunities na dumating. Pag uwi ko po dito sa Philippines, mas dumami yung mga events. Ganun po. Saan ginanap yung WCOPA noong 2013? Sa Los Angeles, California po. Oh, L.A. L.A. California. Yes, grabe. Wow. At ito, meron ka raw self-titled album. Pag-usapan naman natin ang iyong album na Iyana, syempre self-titled. Ano ang feeling na meron ka ng sarili mong album? Sobrang thankful po ako. Nagpapasalamat po ako sa Star Music kasi nabigyan po nila ako ng chance para mas maipakita ko pa po yung pagkanta ko. Ilang songs meron dito sa album mo pala? At ano yung pagkakaiba ng 10 songs? Ano yung pagkakaiba ng mga song na ginawa mo? Love song ba to? Masaya? Ganun. Kasi po, ano po ako eh, ballad po, lagi yung mga kinakanta ko. Pero dito sa album, marami po siya. Upbeat, parang iba-ibang genre po yung nandun para ma-showcase ko lahat ng pwedeng song. Meron ka ba mga original songs na nakalagay doon sa album mo? Bali, 8 po yung original songs, tapos 2 yung revival po. Oh, that's nice. Pero ito, Iyana, let's talk about naman your career single, Wala Kang Kapalit. Kapalit. Ayan. Tungkol saan naman ito? Ito pong Wala Kang Kapalit, composed by Mr. Joel Mendoza. And hugot tong kanta na to kasi ang story niya about siya sa dalawang magka-relationship and kahit wala na siya, yun po yung nasa lyrics eh, kahit wala ka na sa aking feeling, wala kang kapalit. Parang love pa rin. Ay, grabe naman. Teka lang, paano bang wala na? Dates na ba siya o may iba na? Dalawang iba na. Ano bang walang kapalit? Yun po yung nasa music video, walang pinakita kung wala na ba siya or may iba na. Ay, yun na nga. Yun yung ano po doon. Well, pala ito, no? Ang bongga nun, ha? Kaya naman, ako, wag na nating patagalin. Let's all watch this. Puso, wala kang kapalit.
nahihirapan man itong aking titi. Lagi na may babalik, ano man ang aking gawin, ang pag-ibig na inilaan mo lamang sa kahit lumisan ka sa aking puso, wala kang kapalit. Kung may tutuwid ko lang, ay di ka na bibigyan pa ng hayang mag-isip upang ika'y patuloy na mahalin bawat saglit. Kahit lumisan ka sa aking puso, wala kang kapalit. Kahit wala ka na sa aking piling, wala kang kapalit. Ang galing-galing Ayana naman talaga. Oh, wala kang kapalit. Wala kang kapalit. Oh, Ayana, promote mo na, i-plug mo na ang iyong mga, saan na ito mapapakinggan, yung mga social media accounts mo. Go. First of all, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga sumali sa Pinapa Dance Challenge. Yung last single ko po, nagkaroon kami ng dance challenge. And nagpapasalamat po ako, of course, Showtime. Showtime Online for having me here. Thank you, Star Music, sila Sir Jonathan Manalo. And of course, Wala Kang Kapalit, available na po yan sa Spotify, YouTube. And ang official music video po niya starring Karina Bautista and Aldrin Mendoza of PBB. And of course, yung composer po ng song, Mr. Joel Mendoza, maraming salamat po. And you can follow me on Facebook, Instagram, or Twitter. It's Iana De La Torre. Yay. All right. Thank you so much. Thank you, Iana. God bless you. Bye bye. Thank you. All right. Thank you. Guys, alam niyo rin ba na ngayong araw pala sineselebrate ang Job Action Day? Hoy. 'Di ba? Job Action Day. Action. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Ano ba? Explain mo nga, Nico. Oo. Kung ano gusto mong work. 'Yun lang 'yung pagkakait. Okay. Ay, grabe. Akala ko naman paka-lupet ng Kasi, yung basa ko, Job Action Day. Alam ko iba't hindi explanation. Kung anong gusto nyong work. Kaya okay. Tanungan tayo, kung hindi ba kayo napunta sa pag-host sa showbiz o singer, kagaya niyan, ano ba yung dream job niyo? Dream job? Medyo mahihiya. Sige, sino muna? Sino? Go, nagkakahiya. Mauna na ako. Tahimik lang. Dahil mahilig ako sa nature, gusto ko sa New Zealand o sa Australia. Yung nagpapaano ng baka, ng gata. Grabe eh! Uy, malaki yung sweldo nun, promise! Oh. Malaki po sweldo nun, gaganong ko. Ang ganda sa New Zealand. I have mga base. Ang ganda daw ng lifestyle. Yung scenery. Okay. Yung habang nagaganon ako ng ng baka, tapos bigla ako masisilaw sa araw na. Ang taray! Oh, yes! Oh. Ang hali na pala, oh. May pa-effect pala talaga. Masisilaw ako. Pink palo. Grabe yun. Ano tawag sa ganung work ba? Yes, cow milking. Cow milking yata yun. Cowing. Pwedeng cowing. Cow milking. Parang gano'n. Mammary glanding. Parang cow milking. Mammary glanding pwede rin. Mammary glanding. Tabataw. Totoo. Okay. Okay. Ano ba? Ako nga pala akong maisip. Ako.
Ako siguro, ano, nagbe-bake. Oo, kasi yun na yung ginagawa ko ngayon na, ano, parang pastime. Pero kung wala man ako, siguro tinutuloy-tuloy ko na na meron akong sarili kong bake shop, tapos ako na yung nagmamanage, ako na nagbe-bake. Anong specialty ng iyong ano? Specialty ko kasi ngayon yung brownies. Fudgy, chocolatey brownies yun. So, feeling ko, oo, yun ang specialty. Yes, yun. Dairy farmers. Yun daw yung tawag sa work. Dairy farmers. Parang, ano naman to, parang company yung dating, o, dairy farmers. Oo nga eh. Dairy farmers. Hindi rin daw siya sure ata. Eh, naku, delikado yung ata eh. Hindi po nang galing sa amin yan. Basta mamary glanding muna ang tawag ko for now. So ipe-persu ko to pagka. We'll support you with that mamary glanding. Kuya Mary. Siguro siguro nagbi-business na lang. Siguro meron akong poultry and piggery. Yun. Kasi nung ano pa lang, nung dati pa, nung kabataan, meron talaga kami poultry and piggery. So, sanay ka ba sa amoy nun? Okay lang sa'yo, di ba? Ako mismo naglilinis ng kulungan ng baboy at nakatoka talaga sa akin yun. Pati yung nagpapakain. So, yun. So, parang, kung gusto ko, kung hindi man ako nasa showbiz ngayon, yun yung, kumbaga, AB business ko. Poultry or piggery, ganun. Wow. Ako naman, well, gusto ko rin yung katulad sinabi ni Anne kasi nagbe-bake din ako. Gusto ko rin yung may restaurant, ganyan, yung may bake shop, ganyan. Pero gusto ko rin kasi, gusto ko talaga rin magkaroon ng business. And isa pa dyan yung mga real estate. Kaya lang malaki puhunan eh. Grabe namang negosyo yun. Ano, real estate? Alam niyo yung magbibili ka ng mga lupa tapos patatayuan mo ng apartments tapos maganda yung mga buy and sell, buy and sell na lupa, buy and sell ng cars, even yung ganon. So meron sa amin binebenta sa Bulacan ilog, ikaw nga lang magpapatambak, kaya mo? Pura lang yon, ilog. Ang dami mong itatambak doon, no? Masiro mo. Paano ilog? 2,000 lang per square meters yung ilog na yon. So, ikaw nga lang magpapatambak hanggang matabunan mo yung ilog. Saka mo patayuan. At least meron ka, di ba? Pero hindi. Ano ko sa inyo, may mga naging iba ba kayong work? Nagtrabaho ba kayo sa fast food dati? Or factory? Kayo dati? Okay. Sige, go kayo. Umpisahan ko na. Ako nag-fast food ako sa isang kilalang bubuyog. Alam ko na yan. Tapos, at favorite ko yun pa rin naman yung chicken nila doon. So, baka naman, you know. Tapos, nag-ano din ako, nakwento ko na to, di ba, nung National Department Store Day, naalala niyo yun. Naging sales utility clerk din ako doon sa character shop department ng department store sa Mall of Asia. So, yun, na-experience ko yun. Okay. Nice. Ako naman, Anna. Even student pa lang ako, band vocalist na talaga ako. Pero after, nakapag-work ako ng mga ilang months lang, ang bilis. real estate din talaga. So, real estate company. Tapos yun yung parang first corporate job ko. Tapos, na-realize ko, hindi ko kaya yung laging nasa office, ganyan. Gusto ko yung iba-iba yung surroundings ko, iba-iba yung kasama ko, tao. Nasanay kasi ako kasi even college, yun nga, nagbabanda ako. So, kung saan din ako napapagpan. So, hindi ko carry. So, ayan. Na-try mo bang mamigay ng leaflets? Iba kasi yung iba kasi yung style ko kasi yung manager ko is manager ko that time ng sa real estate is parang sa band din siya. So, ang ginagawa ko sa band, while nagpa-perform ako, after nun, doon ako naghahanap ng mga clients, ayan. O, kayo? Ako, siguro, una kong job, wedding coordinator ako. Nung 16 o 17 years old ako nung college. Natanggal lang ako sa trabaho kasi ako yung nag-iipit ng bulaklak sa mga abay. Nag-iipit ka? Yung pinipin yung bulaklak. Ina-assist ko.
Naituso ko sa balat. Oh my God! Nako po. Naituso ko sa balat. Oh, na si Santi. Ang sakit na. Hindi, biro lang. Hindi ko naman naituso sa balat, pero yun yung una kong work, wedding coordinator. Nagpa, alam mo yung may radyo kami, at dito po yung ikakasal. Ah, okay. Nagpapatakbo kami. Event, events pa din. Events, oh, events talaga. Oh. Oh. Yan, yeah. student pa kasi. Ako wala, oo, wala pa, nag-aaral pa kasi. Oh, kaya hindi ko pa na-experience mag-work. Na, ito, work to. Ito, ito na yung pinakaunang work. Yes, oo. Oh. Ito na, oh, ang pinakaunang work. Actually, oo, yun. Ito, ito. Yes. Ayan. Ako, marami pa tayong mga kakwentuhan, chikahan, magaganap mga Showtime Onliners. Kung kayo relate sa pinag-uusapan namin ako, i-tweet na yan at mag-react at mag-comment pa rin. At syempre, alamin na natin ang mga kaganapan sa Showtime. Magbabalik kami dito sa Showtime Online. Welcome back to Showtime Online. Ayan. At syempre, tuloy-tuloy lang po ang iyong panonood sa ating Kapamilya Online Live. Hello po sa ating mga viewers. Hello po. At tuloy-tuloy din po ang iyong pag-tweet, react at comment dito sa amin. At huwag kalimutang gamitin ang ating official hashtag for today na hashtag Showtime Novemberific. Yes, at syempre, mag-send pa rin po kayo ng stars on Facebook and super chats on YouTube para ipakita po ang inyong suporta sa Showtime Online U. Yes, pero ito na, wag na natin agad patagalin pa. Ito na ang ating Facebook booking. I-booking mo. At i-booking mo. Syempre, ang ating kumbaga celebrity booking ngayon ang ay walang iba kundi si Tandaran Nico Natividad. Nako po, nako. May gusto ba kayong ipabook? I-booking na. Okay, tingin natin yung unang post. Let's see. Ay, nako po. Sa ano to? Sa salon? Nagpa-Brazilian ako ng kilikili. Oo. Sa salon. De, sa Showtime. Mm-hmm. Yung mass testing, ayan, talaga pong sobra-sobra pong pambababoy na dinanas ko. Anong ginawa sa'yo dyan? Winax yung underarm? Kilikili. Ang masakit dyan, yung pinag-two-piece ako ng live. Kasi mahilig ako mag-swimming, mag-dagat. Never ako nag-two-piece. At akalain mo, mag-two-piece pala ako sa national TV. It really hurts. Oh my gosh. Pero niligtas ako ni Lord kasi namili ako ng Arinola. Yung isa pala, kung yun ang napili ko, one piece pala yun. Nakabuti na lang. Na-safe to para sa akin. Hindi niyo ito malilimutan ni Nico for sure. Pero nagustuhan ko na siya, so baka pag nag-beach kami this summer, mag-ganyan ako. Yes. Ay, nako. Abangan natin. Kakabugin mo pa si ano. Kakabugin mo pa yung... Wifey. Yeah. Oh, truly. Napil ko na eh. Okay, next post. Pagkagat? Ano yung pagkagat? Kinakagat na pala ang necktie ngayon. Sabi nung stylist, kagatin daw para hot daw. De, ano yan eh? Siguro 3 years ago yung mga pag may prod sa Showtime show, syempre, iba-iba kami ng damit. Hip-hop, preppy look, semi-formal look, depende sa kanta. Di ba alam mo yan, Maro, kung ano yung mga pinapadala sa amin damit. So, talagang nalibot na namin yung mga cabinet namin kung ano yung madadala mong damit. Di ba? Maleta na dalhin mo, stylist na mamili kung anong susuotin yes. ko. Yes. Ganon. Galing. Back na back. Okay. Next post. Ano to? Anong kwentong bagyo mo? Ay! Nalasing kami sa tequila ni Shelo habang nanonood ng show ni Kuya Walter Marx. Si Kuya Nonong Balinan, kung kilala niyo siya, guys. Kasama ko sa video. Yes. Yung mga Comedy Manila kasi nag-show sila sa Baguio. So, alam mo yun, syempre, kami nung partner ko, once in a while, dapat minsan lumalabas kayo ng kayo lang. Maganda yun, healthy yun sa relationship na walang kasamang anak. Yung parang ibabalik niyo yung date niyo na kayo lang. May mga, yun, kaya nag-Baguio kami, enjoy lang, buhay single, alam mo, parang mga binata at dalaga kami, pwede kayong maglasay. Parang nagliligawan pa lang. Yun, maganda yun. Yes. Mas napapagtibay eh, no? Oo, tsaka walang awat yun talaga, inom tayo kasi wala tayong aalaga ang bata ngayon. Alam mo yun? Walwalan? Walwalan!
Masaya siya. Yes. At nakakatawa kasi malamig sa Baguio. Natatawa siya habang lumalakad kami, maraming tao. Hindi ako nahiya. Umutot ako at umusok talaga siya. Nag-pug. Kasi sabi po sa mga kumakain ngayon, no? Nag-pug siya. Nag-pug ng ganun. Pero dead ba na kasi, ano, lasing, okay. Lasing, oo. Oh. Kwentong Baguio yan. Okay. Ang kulit. Okay, next pose. Oh, yabang, no? Naka-akbay pa kay Sandy. Oo, may pagano. Yung nabigyan ka lang ng magandang role sa teleserye, feeling mo ano na kayo, close try ni CBB. CBB, thank you, ha? Basta text mo lang ako pag may mga show pa. Sabi niya, wala lang ko. Sabi pa nga ni Sabis pa sa akin ni CBB, re-recta na ako sa'yo pag may mga project. Ay, Nico lang malakas! Nico lang malakas! Nico lang malakas! Sabi niya, sa management. Huwag na papadaanin sa manager ko. Oh, walang problema. I-miss call kita pag may mga project, sabi ni CBB. Wow, wow. No. Nag-message yung manager mo. Bakit ka ganyan? Nabuko ka ngayon. Baka nanonood si CBB, nakakahiya. Naku, hello po! Ayan po si Nico. Opo. Kapalino. Kainuman. Okay, next post. CBB. Ay, ako lang nag-picture sa sarili ko niyan. Binaba ko lang po, wala po akong kasama niyan. Oy, my God. Talaga ba? Hindi mo naman namin tinatanong kung sino nag-picture, Nico. Bakit ano? Defensive. Oo nga. Talaga yung sinabi niya agad siya nag-picture. Alam ni Ana Ramsey Lugarnia sa Kamayan, no? Oo. Suki eh. So, alam niyo naman, guys, kapag ang CR ay yellow ang ilaw, eh nakaka-sexy, di ba? Oo. Ay, sabi ko. Silhouette. Pagbukas ko ng ilaw, oh, yellow yung ilaw, picture mo nga ako. Payat ako dyan, oh. Yes. So, kung kanina, two-piece, oo, one-piece. Ngayon, cortina. Cortina. Cortina lang ang labanan. Taka, bula lang yung cover ng bula. Ay, iba. Bula lang yung ang social ng bula, no? Kumikit Thompson, si Nico. Kumikit Thompson. Diba? Na-achieve ko kasi yung ano, yung Captain America na ano. Ay, eh. Pa. iba din. Okay. Okay. Tignan. Okay, okay, tignan natin. Baka pabula na ito. Next pose. Ay, oh. Ayan. Isang perasong noodles, kape, tubig, etc. Na kayo mo i-donate. Huwag ka mahiya dahil lalaki yan. Pag lahat tayo nagkaisa, dahil sharing okay. Is caring. Walay mo na sasabi ko yan! Ano to? Feeling ko ano yun? Admin ko yun, admin. Admin. hindi ikaw. Sinisip sa admin ngayon. Admin. May ganyan pala ako na ipos. Oo. Yan yung ano, yung pumutok yung taal. Oo. Talaga ang dami nagdo-donate. Kaso ang dami ko kasing nababasa na parang nahiya ako eh. Ito lang kasi yung kaya ko itulong eh. Kaya syempre, alam mo nga, di ba nga, kahit konti yan, kung marami naman kayo mag-share, tama. Dami yan. Kesa, dami, dami. Kesa naman sa tatlong taong tumulong na marami, mas daig pa rin yun yung konti na lahat tumulong. Yes. Totoo. Yes. Nakakatuwa. Lalo ngayon, ano pala sa Bicol ha, pinagdadasal natin yung mga taga-Bicol ngayon. Yes. Pray for you guys. God bless you all, guys. At ayun na nga, tingnan na natin ang mga kaganapan sa studio. Magbabalik kami dito sa Showtime on you! At kayo nakatutok pa rin dito sa Showtime Online Yes! At patuloy pa rin po ang inyong pag-tweet, pag-react, pag-comment gamit ang ating hashtag for today. Hashtag Showtime Novemberific. At tuloy-tuloy din po ang pag-send ng inyong stars sa Facebook at Super Chat naman on YouTube. Yes! At eto na nga mga Showtime Onliners. Simulan na natin na ang Me Maipost lang. Oy! Let's go. About kaya saan tong mga Me Maipost natin ba? Maganda, pag-usapan na natin yan. Ito, pasahin na natin. Pepe, ikaw na naman, tatlong beses mo na ako na hold up ngayong taon ah. Hold upper. Ganun talaga ang business. Kailangang alagaan ang mga customer. Grabe! May consistency. Pati pala doon, kailangan alagaan din.
Pero isipin nyo, sa dami naman ng tao sa mundo, natatatluhan ka na. Ano yung sumpa ba yun? Grabe yun. Minamanmanan na siya, ano, tatlong beses. Pero kayo, may mga na-experience na ba kayong ganyan, na na-hold up, ganyan? Ako meron, kupet, hindi ano, phone ko, pero... Ano pa lang yung parang mga phone-phonean pa lang sa Divisoria. Kasi ang bag ko nun is di ganun lang yung mabilis na matanggal. So, tinatakpan niya ng shorts sa CCTV, nakita ko. Tapos gumanon na yung kamay. Ganun. Tapos nakuha na yung phone. Matindi. Ako naman, meron din ako nun sa ano sa MRT naman dati. Nag-MRT ako. Di ba siksikan, taas kamay, lagi lahat, ganyan. Ikaw mga kilos. Nung nagkaluwagan at uwian na ang lahat, naglabasan na sa ano, ayun, nawala na ang cellphone ko. Ayun na. Nagigit-git kasi. Hindi mo na na-notice eh. Pero anong nakuha sa'yo lahat? Paro. Cellphone lang naman. Cellphone. Pero pagka ganyan, no, huwag ka nang lalaban, no, talaga. True! Ibigay mo na. Kahit sabihin mo na feeling mo, kaya mo siya, eh malay mo may kasama yan sa malalayo. Totoo. Baka may mga dalang ano yan, armas. Pero minsan din may na experience ako, hindi naman na ako yung nanakawan, pero pag akyat nila ng bus, ang dami nila. Tapos may ginigit-git silang tao sa na nakatayo lang, ginigit-git nila. Ina-notice yata, diniretso nung bus dun sa parang police station. Nagsibabaan naman ngayon yung mga modus. Yung mga modus. Mga ganyan talaga nakakatakot. Nakakatakot. Kaya ingat po tayo, lalo-lalo sa mga nagko-commute. Oo, totoo yung mga nagko-commute. Madalas sila yung nabibiktima talaga eh. Maging alerto lang. Yes. Alright, next post. Ano yan? Mm-hmm. Ayan, mga dapat mga na batas. Mga dapat na batas. Number one, anti-paasa law. Oh, number two, anti-pa-fall law. Number three, Number three, walang forever act. Four, bawal malandi act. Five, anti-pabebe law. Number six, bawal poser act. Seven, anti-bitter law. Eight, wifi free. Taray! Pili kayo dyan. Ano yung pinaka-ano nyo dyan na gustong unahin patupad? Oo. Yung isa lang. Why so yung number two? Number two ako. Oo. Yung mga pa-fall kasi na yan, mahirap yan eh. Why? Lalo sa mga marurupok, yung mga ganyan. Oo. Kaya pa ganun pala talaga. Ako gusto ko yung wifi free. Para kahit pasang ka. Mag-connect na lang ako. So, baka mas malakas yung kabilang wifi. Kesa dyan sa binabayaran mo, parang ganun. Baka anywhere. Gigil talaga sa wifi. Baka matulas ka, Maru, masabi mong ano yan. Sari. Ako gusto ko dun yung ano, anti-poser para, alam mo yung walang naloloko through online, yung mga nag-business, saka yung mga nagsasalita ng masasakit sa kapwa nila, matakot eh, kasi minsan gumagamit lang sila ng fake account. Kaya ganun pa lang ang loob nila. Yes. Tama din naman, oo. True. I agree. Okay, next post. My bucket list. Bakit mo ko iniwan? Bakit pinaasa mo ko? Bakit mo ako gustong saktan? Bakit hindi ako crush ng crush ko? Ay, parang isang tao lang naman ata lahat na magkakakonnect sila, no? Oo, ay. Bakit chicken ka na lang? Sa mga yun, guys, ilan na yung mga checks sa bakit niyo doon? Yung mga na-achieve mo this year? Oo, dati nyo pa na-achieve yan. Hindi naman porkit crush mo, sure na crush ka din. Aba, swerte mo naman. Totoo din. Talagang ano, chambahan. Destiny. Destiny. Chumamba sa crush. Machamba ka sa crush ka din. Ay, jackpot. Yes. Ayun na, no? Ayun na pag high school. Wow. Cute lang. Grabe. Tama. Okay, meron pa tayo dyan. Meron pa tayong post. Ayan. Ito, sabi. Kaya ka nasasaktan, stalk ka kasi ng stalk sa wall ng crush mo.
kahit alam mong may shotan na siya. Bakit nga kasi? Bakit nga naman kasi? Window shopping lang or wait pa. Ay, may mga ganyan na ma-stock lang. Gumagawa pa ng ibang account. Nag-iiba sila ng name para lang ma-stock. True! Oh, pero diba? Dapat ba pagka ganyan i-block na or ano ba, paano, unfollow? Hey, meron kasi ano eh, inaabangan baka mag-away eh. Kasi kapag nag-aaway yung mag-jowa, waiting list, gano'n. Mahina to, mahina. Abangers. So, doon ka ngayon mag-wave. Oo na. Tapos, sasabihin ng crush mo, buti ka pa, iba ka sa kanila. Tapos doon na nabubuo ang ano. Or baka wala na lang pag-usap, simula na lang puyatan, ano. Or baka naman kasi parang, yun lang, happy lang niya na makita yung crush niya kahit hindi naman sa kanya. Okay, happy na araw. Kahit walang happy na. Pampag good vibes ko lang, gano'n. Yes, tama. At ayun na nga, grabe. Nakaka-relate tayo sa mga yun. At ito, abangan na natin, tingnan na natin ang mga kaganapan sa studio. Magbabalik kami ulit dito sa Showtime on You! At nagbabalik ang Showtime on You! Yes! At syempre mga Showtime Onliners, tuloy-tuloy pa rin po ang iyong pag-tweet, pag-comment, pag-react. Syempre gamit pa rin ang ating official hashtag for today. Hashtag Showtime Novemberific. Oy, yes, Novemberific. And syempre mga Showtime Onliner, sending your stars on Facebook and Super Chats naman on YouTube. Syempre. At ngayon, simulan na natin ang Game Na Ba You? Yes! Bago to. At ngayon, bagong-bago. At ang ating mechanics, magpapakita ng picture. Limang picture to. At meron tayong three minutes para manghula. 3 minutes para manghula. At English words lang ang ating sasabihin. So, is it a human? Is it an animal? Tapos, ang sasagot is yes, no, maybe lang ang pwedeng sasagot. Okay. Ganun lamang. At ang magkakampi, ay si Kuya Nico and si Ate Ana, yeah. Tapos ako and si Kuya Mary. Mm-hmm. So, si yung mag-Jack and Poy. Jack and Poy. Ana and, sino ang hula? Si Ana and si Maru. Hindi, ako yung nakatiring ako sa atin. Yes. Okay, so sige, kami na lang ni Ana ang magbabato-bato. Okay, ready. Bato. Oh, ayan, nagkadayaan na sila. Una pa lang. Kita-kita ang pandadaya. Baka lahi mo, nagtabla pa. Isa pa. Okay. Bato. Pick. Oh, nadaya kami. Bato, pick pa lang. Dayaan na. Una na tayo, Kuya Maru. Sige. Ano kaya? Sinong magta-timer? Param, yan yan sa loob ng 3 minutes. Ako ang magta-timer. Okay. Alright. Ready na ang ating timer. Ladies and gentlemen, English mode. English. Okay, go. Start. Okay. Is it a person? Yes. Parts of the body? No. Name? Yes. Name. All right. Actress? Girl? No. Boy? Yes. Okay. Philippines? Yes. Filipino, okay. Actor. Yes. ABS-CBN artist. Yes. Oh, Showtime artist. Yes. Oh my gosh, is this ano hashtag member? No. The man host. Yes. Host Vong Navarro. Yes. Ah! Okay, next. Okay. Animal? No. Person? No. King? Sorry? No. King. Is it a thing? A food? No. Oh my gosh. What, a place? No. Is it a place? Oh! No. Name? A thing? Food? No. Place? No. Oh my gosh. What did I say? Alien? Ano nga bang category yan? Oh my gosh! Pass! Go. Person? No. Animal? Yes. Animal, four legs?
One and yes. a half. Four legs. Okay, wild. Yes. Wild. Yes. Pag nakainom, wild. Wild. Okay. Pag nakainom. Wild. Wild. Okay. Do you see this at the zoo? Yes. Is it big? Yes. Okay. Bear? No. Bear. One elephant? Minute. Elephant? No. Zebra? No. Isa lang four yan. Legs, okay. Land. Yes. Land animal. Yes, yes, yes. Okay. Zoo, sa zoo, sa zoo. Yes, yes. Horse. No. Zebra. Oh my gosh, I cannot think. Zoo, okay. Okay, 30 seconds. Oy, isa lang. Lion, 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 no. Camel, no. What is the other one? 15 tiger? Seconds. Oh, no, tiger. No. No. Oh no. My gosh, relative of the tiger? Ano, baka dalawa lang tayo. Maybe. Relative, maybe. Oh my gosh. Cheetah, leopard. No. Time's up. What is that? Ay, giraffe! My God! Wild yan? Ano ka ba? Pag nakainom yan, wild yan. May mali ako kanina. Saan? Sa rose? Bakit, kuya? Ano ang ating goal? Thing. Pwede siyang thing, di ba? Yung rose. Ah, yes. Arising rose. Sorry. So, ang plant, pwede nating ihilera as thing yung mga bulaklak o tree. Think it's part of thing. Of yeah. Thing. Yes, it's thing. Pwede. Timer okay, daw. Wait. Timer, okay. Ana, huwag ka magpanik. Dalawang hula lang, okay na tayo. Ay, ha? Okay. Oh, no. Oh, my gosh. Okay, ready? Ready? Timer starts now. Okay, human being? Yes. Oh, okay. A scientist? No. Okay, showbiz personality? Yes. Oh, is it a Kapamilya artist? Yes. Okay, bawal naman tayo sa kabila. Part of ABS-CBN? I mean, of Showtime? Yes. One of the hosts? Yeah. Of online show? No, okay. Studio host? Yes. Oh, a boy? Yes. A boy, okay. Jugs? No. No, okay. Ayon? No. Oh, Jong. Yeah, Jong, right. Yes, okay. Oh my gosh. Okay. Is it a place? No. Not a place. A human being? No. A thing? Is it a thing? Oh my gosh. Okay, is it inside a bedroom? No. Outside the house? No. So it can also be outside, inside? No. Is this something that you can eat? No. No, is this something that you can display outside or inside of the house? 1:30. Okay, so is it I think I have a guess. Is it a plant? Yeah! Is it like a flower? Yes! Is it like a rose? No! Is it like a sunflower? Yes! Okay, so, is it a place? No. Is it animal? Yes. Okay, is it a pet? Maybe. No. Okay, is it something like animal who can fly? No! 30 seconds! Oy, panalo na daw kami! Okay, panalo na daw tayo! Pang hihintay na? Ay, naka! Hippopotamus! Sayang! Gusto ko yung pet yung hippopotamus eh, no? Pwede pa pet yan eh. Hippopotamus. Ayan,
Siyempre, ang punishment po natin ay magdodrawing sila ng third eye sa kanilang noo nang makita nila yung pagkakama nila sa buhay. Lagyan ko ng pilik mata yung mata ko. Oo. Ano mo? Alam ko na yung strategy sa game na to. Alam ko na talaga. Ano? Kailangan mauna yung kalaban. Yun nga! Okay. Yun ang mali ko. Dapat hindi pala tayo nauna. Hindi, tsaka so, dapat pala hindi ko sinabi na pwedeng makonsider na train yung plan. Eh, mahirap ka idea si Nico. Totoo. Ay, nako. Masala yun. Pagka nauna yung kalaban, may idea ka na kung anong ano eh. Teka lang, narinig tayo, iibahin na daw ang arrange. Ayan na daw sinasabi natin. Pati nga ng mga mata, lapit yung nga sa camera, dapat nakasmoky eyes yan. Ayan, oo. Hindi, akin may lashes, you know, with the mascara and everything. Lashes, saka makeup. Magulo yung kanyang, ano, magulo yung kanyang pilik mata. Magulo yung color blue para... Yung kay Maro parang ano. Alam ko, five. Oh, basta gusto nilang magka-cash. Ayan. Yes, tama. Okay. More. Ito, basa pa tayo. Habang nag-iintay tayo, gusto ko lang muna batiin. Yung mga nanonood kasi sila lagi ng It's Showtime saka Showtime Online News. CTPMO, especially to Mama Goldie, Mama Edwin, Mama Lars, and kay Sir James Lopez. CTPMO na vota. Hello po sa inyo. Happy viewing po. Thank you so much for watching. Yes. Showtime. Mm-hmm. Yes. Thank you so much po. Thank you so much po. Yes. Ito, sabi ni Chris Yamimi, to all the host staff, keep safe and to madlang people. Ayan. Yes, mag-ingat po tayo lahat. Mm-hmm. Kayo rin po ay mag-ingat. Ingat-ingat po. Stay safe po lagi. Ayan. Mm-hmm. Okay. Ayan. Mga, meron pa ba tayong... Meron pa ba? More comments pa po. Siyempre. Ito na, ito na. Meron pa ba isa? Meron pa bang wala comment? Wala na, wala nang oras. Mamaya ulit, mamaya. Oh, ito. Tumayan muna natin ulit ang mga kaganapan sa It's Showtime Live. Magbabalik kami dito lang sa Showtime! Showtime! Showtime Onliners, don't forget to tweet, react, comment using our official hashtag na hashtag Showtime November. Oh, yes! At syempre, patuloy pa rin po ang inyong pag-send ng stars on Facebook and super chats on YouTube. Uh-huh. Ayan, at syempre, hindi matatapos ang Showtime Online News nang hindi tayo nagpa-party-party with kantaan dito sa Quarans. Sing along! Hinanda sa akin si Anne. Oh, si Aunt Tenorio. Aunt? Okay. Let's take it away! Oy! Oh. Oh, pa-sweet lang. Pa-sweet. Oo, elementary pa lang, napapansin na nila mga gabi kong parang hindi pambabae eh, kasi imbes na Chinese garter, laruan ko ay Texas Cholins, tapos kajaming ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y nag-high school ay napabarkada sa mga bae, curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na may katit, bit-bit ko ay gitara, tapos formahan ko lagi in long sleeves na t-shirt at fit in a long tie. Pero noong nakilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpareban at magkahit ng kilay at least once a month. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin, inagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala, lihag sa tulad kong tigala. Ano? Anong gala? Tigre! Ah, tigre. Nabulol!
puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan. At para bang bulaklak na namumukad-kad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa'king buhay nagpapasarap. Parang Doraemon, ano? Parang tang twister yung kanta, ano? Nakakaloka! Nakakabulol pala ito. Nung tayo'y nag-college ay saka ko lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte. Nabihag mo ko sa mga tala at sa magandang pabebe. Kaya yan ako makilala kita. Alam mo na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtatong at napadalas ang pagsuot ng bisid ng pula. Hindi man naman inasam na ako'y bagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titipo-tipo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan. Para bang bulaklak na namumukad-kad. Dahil alaga mo sa dilig at katamdamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa'king buhay nagpapasarap. Yeah! Ang sarap na mga magmahal, no? Nga naman, alaga sa dilig at sa sinag ng araw. Aba? Diba? Ano mga linyahan ng kanta na yun? Oo naman. Tigreng gala, alaga sa dilig at sa sinag ng araw. Pagka blooming, ikaw na. Pagka nagmahal ka, blooming ka. Napapasaya. So, pagpangit yung kapitbahay nyo, ano yun? Walang ano? Ano yun? Walang jowa. Walang jowa, gano'n. Pag nakasalubong may kaibigan mo, ang pangit mo today. Single ka, no? Gano'n? Gano'n? May gano'n agad? Hindi naman. Hindi naman. Oo, hindi naman daw gano'n. Ay, pero guys, ito na nga, ipromote nyo ng mga social media accounts nyo. Go, go, go. Ako guys, sa Instagram pala, #_Nico. Check nyo po yung story ko. Nagtitinda kami ng Greyhounds, baka gusto nyo. Oy, sarap! Wow! Oh, Greyhounds! Sarap. Mas masarap pa sa jowa nyo, promise. Mas masarap. Ay, sarap yun ah. Mas matamis pa sa tigreng gala. Ay, teka na ba? Kayo guys? Okay. Ana Ramsey, Instagram, Twitter, Facebook, and subscribe nyo po kayo sa aking YouTube channel. That's Ana Ramsey. Don't forget to follow me sa Laika and of course, ang aking online business at Taste Tiana. Thank you. Yes. Yes. At ako naman po _Tenori on Twitter, Instagram, and TikTok. And subscribe na rin po kayo sa YouTube channel ko, Aunt Tenorio. Follow me on Bigo Live, Aunt Tenorio. And my business po, Teacups and Cookies by Aunt Tenorio and wow. Sir George Salon sa Navotas. Yay! Ako naman, #_Maro sa lahat ng social media platforms. Platform. And of course, po akong Laika, i-follow niyo po ako doon. And yung YouTube channel ko po para sa mga vlogs na pampagood vibes ngayong may pandemic. Ayan. Oh, kaya follow natin, spread good vibes lang talaga tayo ngayon. Yes, yes. Yes, that is right. Makakapagbasa pa ba tayo ng comments? Wala na, tayo? Wala na. Bukas ulit! Oo, bukas ulit. Kaya naman, mga Showtime Onliners, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin ngayon. Tayo ay magkita-kita ulit bukas dito sa pinakamasayang online tambayan sa buong universe. Na para sa you? At lalong-lalo na para sa nanay mo! Showtime Online! Kamusta mo ako sa nanay niyo? Thank you guys! See you tomorrow! Thank you. See you!